every single day. I'm gonna make Hi guys, welcome back for another video. And sa video ito, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nagbago sa akin buhat ng ako ay na-diagnose na merong depression, anxiety, at panic attack. Well, sa totoo lang, napakaraming nagbago sa akin. Unang-una na dyan, na hindi ko na po nagagawa kung ano yung mga nagagawa ko dati. Kung gagawin ko man siya, hindi na siya ganun kabilis ang kilos ko. Hindi na rin ganoon ka ako tumatagal sa mga bagay na ginagawa ko. Madali na po akong mapagod. And at the same time, ang mga nagbago sa akin, ano nga ba? Lagi na po ako nakahiga. Actually, isa po nagbago sa akin. Kung dati, maaga akong gumigising. Yun nga, kagaya na sinabi ko, ginagawa ko na yung mga daily routines ko ngayon. Gigising ako sa umaga, babangon, kakain, maliligo. After maligo, babalik ulit sa higaan. So, isa po yun sa nagbago sa akin. Lagi po akong nakahiga. Mas gusto kong lagi akong nakahiga, lagi akong nasa kwarto, mag-isa, nagmumuni-muni mag-isa, nanonood ng video, nag-iisip, basta ganun. Gusto ko lang laging mag-isa. And isa pang nagbago sa akin, hindi na rin po ako makalabas mag-isa. Lalong-lalo na po kapag malayuan, hindi ko na po kayang umalis ng malayuan na ako lang mga nag-iisa lang ako kasi kagaya nga na nasabi ko sa inyo dati na may mga instances na talagang kapag umatake si panic attack, anxiety, or depression talagang mahirap siyang kontrolin dahil nga sa imbalance ng sa chemical imbalance na utak natin. Yun yata yung tinatawag na serotonin. So yun, ano pa nga ba yung mga nagbago sa akin? Well, kapag halimbawa nagkaroon ako ng sakit o may nangangamdaman akong hindi maganda, kung dati minamani ko lang yan, binabaliwala ko lang yan, pero ngayon hindi na. Kung ano-ano na yung pumapasok sa isip ko na nahahala, na nababagabag na ako or nag-aalala na ako na naku, baka mamaya biglang umatake na naman si ganito ganyan, umatake na naman yung anxiety, umatake na naman si panic attack, or baka mamaya ibang sakit na ito, mamamatay na ako. Yun. Kung samantalang dati, magkakaroon lang, hindi lang magandang pakiramdam, okay lang yan, kilos pa rin ako, pero ngayon, hindi na, may limitasyon na. And then, ang isang nagbago sa akin, yung lagi kong nararamdaman is sakit ng ulo. Constant na yan sa akin. Kumbaga, before, hindi normal kapag nakakaramdam ako ng sakit ng ulo. Pero ngayon, baliktad na siya. Parang ang nangyari, hindi na normal kapag nakakaramdam ako ng hindi masakit ng ulo ko. Actually, hindi lumalampas ang isang araw na hindi ako nakakaramdam ng sakit ng ulo, nakakaramdam ng hilo, at nakakaramdam ng yung para akong nahahapo. Ganon. And ano pa nga ba ang mga nagbago sa akin? Yun, isa pa. Kung dati mabilis akong mag-isip, mabilis akong maka-create ng ideas, ngayon super bagal na niya. Kumbaga parang it will take time bago ako makabuo or bago ako makapag-isip at makapag-desisyon sa kung ano man yung mga gusto kong gawin. And one more thing, ang nagbago sa akin, sa totoo lang, medyo lumayo ako sa tao, especially sa mga friends ko. Actually, alam ko nagtatampo na yung mga kaibigan ko, yung mga friends ko sa Facebook, na laging nagme-message sa akin na kumusta ka na, ano na nangyayari sa'yo, balita naman dyan. Isa sa nagbago sa akin na parang iniwasan ko muna sila. Kasi hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila na ganito ang sitwasyon ko sa paraan na madali nilang maintindihan. So actually, sa ngayon, yun lang yung naiisip ko na nagbago sa akin. Ano pa nga ba? Alam ko marami yan Kumbaga, araw-araw, mayroon talagang
meron talaga akong nararamdaman or talagang alam kong nagbago sa akin. Ayun, isa pa pala. Ay yung pagiging mainitin ng ulo. Konting bagay, ang init ka agad ng ulo ko. Tapos, kung dati, although sabihin natin dati mainitin na ang ulo ko, pero ngayon kasi, ang hirap niyang kontrolin na parang pinipigil ko yung sarili ko pero yung utak ko nagpa-process pa rin na hanggang sa mararamdaman ko na nagumaganon na yung ulo ko. Para na siyang, kumbaga para na siyang sinasakal o kinukurot na hindi ko maiwasan na hindi isipin na ako ay galit. Unlike before na galit ako ngayon pero maya-maya lang, wala na. So yun, ano pa nga ba ang mga nagbago sa akin? So far yun pa lang naman. Yun pa lang naman. Ang sa tingin ko ha, pero alam ko madami. Madami. So yun lang guys. And yun, subscribe. And please like. And comment down below kung meron kayong gustong sabihin or kung may same ako ng case na nararamdaman or kung ano nga ba yung nagbago din sa inyo. So yun lang guys. Bye-bye!